So ngayon nga ay pag-uusapan natin at ang topic natin ngayon sa video nito ay mga injured players at ang kanilang mga injury. Una sa topic natin si LeBron James, si Anthony Davis at mukhang babalik nga daw sila ng sabay. At ito namang si Spencer Dinwiddie ng Brooklyn Nets na nagkaroon ng torn ACL na nireport na nga na hindi daw siya maglalaro sa buong season na ito ay mukhang ang mababago yun at sinabi may posibilidad daw na bumalik siya ngayong season kaso nga sa playoffs nga daw. At ito naman si Jamal Murray at ang kanyang injury dito against the Golden State Warriors. So about dito sa injury ni LeBron James at ni Anthony Davis, meron yung isang sikat na doktor sa Los Angeles. Siya yung parang isang mga top surgeon doon sa Los Angeles. At isa rin siya sa mga doktor na pinag-usapan at in-explain nga yung injury ni Kobe noong 2013. Sabi rin ng mga fans, itong si Dr. Clapper ay currently ang doktor nga daw ni Anthony Davis sa kanyang calf strain injury. Na wala tayong patunay doon kung totoo ba yon, pero maraming nga nasasabi na siya nga raw ang doktor ni Anthony Davis. So parang may alam nga siya sa injury na ito ni LeBron James at pati na rin syempre itong si Anthony Davis na personal doktor nga daw niya. Ito, sinabi niya sa kanyang tweet, hashtag Lakers, looking forward to LeBron and Anthony Davis returning in same week. Diba nga't nung mga report, sinasabi, mauuna daw si Anthony Davis matapos itong road trip ng Los Angeles Lakers. At sinabi si LeBron James ay medyo matatagalan pa nga daw by the end of the month. Pero itong doctor daw ni Anthony Davis, sinabi na returning in the same week daw si LeBron at si Anthony Davis. Now, hindi niya clear o hindi niya niliwanag kung kailang week yon, kung sa week ba ni Anthony Davis na babalik silang dalawa or sa week ni LeBron, which is by the end of the month pa. Pero sabi, returning in the same week. Now guys, hindi ito 100% true, hindi natin alam kung kasama ba sa Lakers doctor itong doktor na ito. Pero ang sabi, siya isa sa mga top doctor sa Los Angeles, siguro pinupuntahan at kinukonsulta rin siya ng Lakers. Pero again, hindi pa rin tayo 100% kung totoo ba itong kanyang tweet, abangan na lang natin. At ito namang si Spencer Dinwiddie ay mukhang mabilis ang nakaka-recover at sinabi nga sa report na ahead of schedule nga daw siya, so mabilis ang kanyang pag-recover. Ito, panoorin niyo ang ilan sa mga workout videos niya o yung recovery videos niya. At ito naman si Jamal Murray, nagtamo nga siya ng hindi pa identified o hindi pa nalilinaw na injury. Pero sabi, baka daw hyperextended or na hyperextend yung kanyang knee. Ito, panoorin nyo yung moment of injury ng kanyang tuhod. May kita nyo yung reaction niya kanina sa laban nila ay talagang mukhang nasaktan nga siya at talagang sakit na sakit. Kitang kita mo sa mukha niya. Sana nga hindi ganun kalala ang natamong injury na ito ni Jamal Murray. Dahil kanina rin ay tinanggihan niya yung wheelchair na inaalok nga sa kanya at naglakad na lang siya ng may alalay. So isa yung good news dahil hindi niya na kinakailangan ng ganun para makapaglakad. So yun nga guys, ang update natin about sa mga injury sa NBA. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe pa na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!